Kaway-kaway sa mga kinain na ng sistema. Yung nakauubos ng ilang oras sa kapapanood ng K-drama. O kaya naman yung gumastos na ng limpak-limpak para sa mga K-pop idol. Kung diyan kayo masaya, okay lang yan. Pero alam niyo ba na pwede rin daw pagkakitaan yung pagiging fan? Hi mga Mamshi at Papshi! Ito po ang napala namin sa kakanood ng K-drama. Ito ang Happy Bee sa San Jose del Monte, Bulacan. Isang restaurant na perfect sa mahilig sa Korean food. Ang lahat daw ng ito nagsimula lang sa 2,000 pesos na puhunan. At siyempre, love for all things Korean! Yung net namin ngayon, umaabot kami ng mga nasa 50 to 60,000 a month. Yung malinis na talaga siya. Kimchi raw ang una nilang produkto. Ito ang naging dahilan sa paglago ng bongga ng kanilang negosyo. Ihanda na ang iyong mga listahan dahil ipakikita na nila kung paano ginagawa ang kanilang pangmalakasang kimchi. Ang first step po, sa isang food processor, pagsamasamahin ng bawang, luya, sibuyas at patis. Ganito pong consistency ng pagkatsap na durog yung kailangan po natin. Ihalo rito ang rice flour slurry at kaunting gochujang paste. Matapos itong haluin, pwede na isunod ang mga natitirang sangkap. Then sa dulo po, lalagyan po natin ng powder na gochujaru. Haluin ang bongga para manuot ang lasa. Pwede na po natin siya isara at ilagay po sa good room temp para ma-ferment at least 2 days. Naibebenta nila ang kanilang kimchi for 100 pesos para sa 300 grams. Meron na rin silang bibimbap, tteokbokki, japchae, corn dog, gimbap, at iba pang Korean food na mahirap bigkasin pero talaga namang mukhang nakakatakam. Ama ito naman, mabibili po 30 to 150 pesos. Yung kanilang kimchi! Wow! Ang sarap! Well, sa pagkakalasa ko dito, according to my standard, this is okay. This is good na kimchi. So, tikman na natin itong iba-ibang mga Korean food na nasa harapan natin. Narinig ko lang yun eh. Bibimbap! Ang sarap! Sarap pala itong bibimbap ha? Isda! Isda yun! Malaki drama rin daw ang kwento ng negosyo ni Naella at Marvin. Sinimulan nila ito noong August 2020. At that time, kakukuha lang namin ng bahay noon. Since na-lockdown, wala kaming other way para bayaran yung bahay na nakuha namin during that time. Dating nagtatrabaho sa food industry si Marvin, kaya maalam ito sa kusina. Mahilig kaming magluto-luto nung lockdown. May isa siyang friend na nakatikim nung kimchi na ginawa namin. Kinukulit siya na bentahan daw namin siya. So nagbigay siya ng idea sa akin, try lang namin magbenta doon sa subdivision namin. Home-based lang ang negosyo nila noon, pero nang lumuwag na ang community quarantine, napaunlakan daw silang sumama sa isang food bazaar. Actually, hindi din namin ini-expect na mag-click siya. Kala namin, baka pang subdivision level lang kami. Nagulat kami, pumatok nga siya. Pero sadyang mapaglaro raw ang tadhana dahil matapos lang ang ilang linggo, kailangan itigil ang food bazaar. Napasara yon during that time din kasi nag-ECQ uli yung Bulacan eh. So lockdown lahat. Pero hindi raw nagpatinag sina Marvin at Ella. Sakto naman din daw na may space for rent na parang tinatawag sila. Sinilip niya. Sabi niya, okay naman, parang alfresco yung dining. Kasi at that time, alfresco dining lang yung allowed. Matapos lang ang isang taon, may pangalawang branch na silang nakatakdang buksan ngayong Pebrero. Naniniwala ako na kung hindi mo hilig yung ginagawa mo, hindi siya mag-radiate sa ibang tao. As a K-pop at saka K-drama fan, yung knowledge mo dun sa mga food, may advantage kayo.